sa ating DSWD Secretary, Secretary Rex Cachalian. Please take your seat. Ang ating bisita, isa sa ating naging partner dito sa ating bagong programa na Walang Gutom, ay ito po ay kaya naman po lahat ng kaya marami po tayong panauhin ngayon. That's why we have many special guests here today. Is because it is a very concerted effort, a very cooperative effort. Kaya babatiin ko Her Excellency Marie Fontanelle, who is the ambassador of the French Republic to the Philippines, and the United Nations Resident Coordinator for the Philippines, Gustavo Gonzalez, and representing the Asian Development Bank, the ADB Country Director, Pavit Ramachandran. At siyempre, hindi lahat ng ginagawa ng national government ay hindi namin magagawa kung hindi tayo na tinutulungan at kasama at kabalikat ang ating mga local government officials. Nandito po ang ating congressman, Representative Francisco Jose Matugas ng 1st District. Wala si Ace. I think kasi recess na ngayon ng natapos nila yung budget. Kaya pati yung anak ko, nag-vacation na yata sila. And ang ama ng probinsya, the Surigao del Norte Governor, Governor Robert Lyndon Barbers. Dapa Mayor Beth Matugas and other municipal mayors who are present here today. Sa ating mga kasamahan, all my colleagues in government, and the other distinguished guests, and of course, the most important guests that we have here, ang ating mga benepisyaryo para dito sa food stamp program. Marajaw na hapon. Noong nakaraang Hulyo, sa pangungunan din ng DSWD, inilunsad ng pamahalaan ang food stamp program. Kung may isang bagay na nabigyan din sa paglulunsad ng programang ito, ito ay ang pantay na kalagaan ng supply at kalidad ng pagkain. Yan ang panibago na katangian nitong ating programa na ito. Dahil madalas natin pinag-uusapan na dahil kailangan sapat ang food supply. Totoo nga naman yun. Ngunit hindi lamang food supply. Kailangan ay masustansya rin ang pagkain na ating ibinibigay sa ating mga kababayan. Kaya po, dito sa food stamp program ay pinag-iisipan po kung ano yung pangangailangan ng bawat isa, at yan po ang aming ibinibigay sa ating mga food stamp yung mga kupon natin ay bumibili tayong pagkain. May record. Naipaliwanag ba natin ito na mabuti? May record kung ano na ang nabili ng bawat pamilya. Para makikita naman natin, hindi naman puro candy lamang ang binili. Di ba? Hindi lamang puro karnilan. Dapat may gulay, dapat pantay-pantay. Yun ang ating, kaya ito ay panibagong pag-iisip. At we do not only talk now of food supply, we do not talk only of enough terms of food in terms of volume, but the quality of the food and the quality of the nutrition that it provides. And that is a new aspect to this this new program that we are launching today. Dahil hindi po naman tama na pagkain ay sapat. Dapat kumpleto at balansyado rin ang nutrition na nakukuha natin mula rito, lalo na para sa mga kabataan. Isinusulong natin ang food stamp program upang matiyak na hindi lamang busog ang mga benepisyaryo, kundi malusog, masigla at malakas na magagampanan nila pang araw-araw ang kanilang mga gawain. Kaya naman, masaya ako na sinisimulan natin ngayon ang food stamp program dito sa Caraga. Gaya ng nakita natin sa unang batch ng nakatanggap ng Electronic Benefit Transfer o EBT card, ang laking tulong nito sa ating pagsisikap na maibsa ng gutom ng mga mamamayan at tuluyan ng masugpo ang kahirapan sa bansa.
Maraming salamat sa lalawigan ng Surigao del Norte na isa ring masugid na taga-suporta ng mga proyekto at hadhikain ng ating administrasyon. At I also want to congratulate mga local government officials sa inyong pagbangon mula sa naging damage, naging kamatayan sa na tungkol dahil pagdaan ng Typhoon Odette. At nung napagaling kami sa airport at papunta kami rito, ay nakakatuwa naman makita na yung mga giba, yung mga talagang sira ay dahan-dahan bumabalik na. At masasabi ko, build back better ang inyong ginawa. Ibig sabihin, yung bago ninyong ginawa na pag-rehab, na newly constructed, ay mas maganda dun sa pinapalitan niya. Kaya't kahit papano, makikita natin ang katibayan talaga ng loob ng bawat Pilipino, lalong-lalo na dito sa Surigao. Patuloy pong kumikilos ang pamahalaan na pangungunan ng DSWD upang mapangalagaan ang kapakanan at mapabuti ang kalagayan ng lahat. Inaatasan ko ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na magtulungan tungo sa mas mahusay na pagpapatupad ng food stamp program na ito. Tiyakin natin na walang bahid ng anumang anomalya ang pamamalakad ng ating mga proyekto. To our international partners, this program is a product of our continuing and meaningful engagement, which is why I thank you once again for supporting the Philippines. While we strive to effectively and efficiently implement this initiative, we will also remain steadfast in creating more programs to alleviate the plight of our people. Rest assured that your investments in the Filipino people will bring about the progress and prosperity that we all aspire for. With your support, I am certain that we can empower even more disadvantaged Filipinos to rise up and to make a different course for the future, a future without hunger. Para naman sa ating mga benepisyaryo, naway gamitin ninyo ang inyong mga EBT card sa wasto. Katuwang ninyo ang pamahalaan, hindi lamang sa pagbuo ng inyong mga pangarap, kundi pagsasakatuparan ng mga ito. Tandaan po ninyo, sa itinataguyod natin na bagong Pilipinas, walang gutom. Walang gutom at lahat ng mga Pilipino ay produktibo at may positibong pananaw sa buhay. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Magandang tanghali po sa inyo.